Ngayon ang panahon sa inyo mga ka-tax. Ang topic natin ngayon ay tungkol doon sa ruling na ginagawa ng BIR Commissioner. Ano po? Alam po ninyo, ang letter of authority, defective, LoA, can be cancelled. Okay? Hindi po yan kakancelin kung hindi kayo mag-a-ask ng pagka-cancel. Paano ho ito kinakancel? Pag naka-receive ho kayo ng letter of authority, magpo-protest ho kayo. Ang protest nyo should be based on Section 7. E teka muna sir, ano ang basis ng protest? Section 267. Ang letter of authority ho should be based on Section 267. Pag hindi ho yan based sa Section 267, katulad ng sinabi ko sa inyo, pwede po yung i-cancel. Ano po? Defective LoA ho yan. So, ang ginawa ko ho, nag-apply ho ako ng cancellation na sinasabi ko under Section 267 and na yung LoA is dapat nyo cancelin. So, pag na-cancel, definitely yung kliyente mawawalan po ng deficiency assessment. To, yung BIR Commissioner nag-issue ng ruling of first impression. Ang problema doon sa ruling of first impression niya, hindi niya sinagot yung protest ko. Ang protest ko is based to Section 267. Ang sagot niya, nakakatawa eh, natatawa ako doon sa sagot. Ang sagot niya, Section 6A ng Tax Code. Ah, lahat na sections dito tungkol sa Tax Code. Ah. Sabi niya, may power akong mag-issue ng letter of authority. Eh sabi ko sa kanya, Sir, hindi ko naman kine-question yung power mo eh. Talaga namang nasa batas yan. Ang sinasabi ko, nagkamali ka sa paggawa nung format ng letter of authority. Kasi dapat lahat ng format eh, tatama sa Section 267. Aba, nag-issue ng ruling. O sige, payag ako. E di nag-file ako ng recon. Nag-file ako ng recon. Ang ginawa, ibinigay dun sa kanyang regional director yung recon ko. Ito namang regional director, eh, mapapel. Nag-issue siya ng ruling with finality. Ang tanong, yung bang ruling with finality na inisyo ng regional director valid? Hindi po. So, umpisa pa lang, yung ruling ng BIR commissioner ay hindi na ho valid eh. Kasi ang issue is 267. Ang sagot is Section 6A. Paano magiging valid? So, bilang taxpayer, nag-recon ako. Sabi ko, Sir, mukhang hindi ho tumatama ho yung question dun sa yung question at saka yung sagot nyo, yung question ko sa sagot nyo. So, sabi ko, pwede bang ayusin nyo? Sagutin nyo ko using 267 kasi yun yung issue. Ang ginawa, yun nga, ginawa, binigay sa regional director. So, ngayon, anong kasalanan nito? Unang-una, the right or the power to issue ruling of first impression cannot be delegated to regional director o kahit kaninong commissioner. Isa lang pong commissioner yon. So, the power to issue ruling of first impression is solely within the jurisdiction of the BIR commissioner or BIR chief. It includes the power to revoke it. E pinare-revoke ko yung ruling. Ang ginawa, isinagmit sa regional director, natural, meron na ngayong president, ngayong regional director, nasasabihin niya, eh ito yung ruling ni commissioner eh. Ang tanong mo, Section 267, ang sagot, Section 6A. Eh di mali. Mali. Anong gagawin mo, Mr. Maeso? Babalik ako sa commissioner, hingi ako ng recon uli for final determination. Yun. Ang na-violate ho rito is delegatus non delegare. Ibig kong sabihin, pag delegate na sa'yo ng batas yung rule o yung function, hindi mo pwedeng i-redelegate. Ha? Dereliction of duty ho ang penalty niyan. Okay? So, marami hong nangyayaring ganitong situation sa iba't ibang government agencies, hindi lang ho sa BIR. Maging vigilante ho kayo, isumbong nyo ho sa Civil Service Commission o kaya ho sa Office of the Ombudsman. Siya nga pala, bantayan po ninyo yung susunod kong video. Paano magnegosyo ang PAK? P-A-K. Paano magnegosyo ang walang puhunan, alam, at kakilala?
na pak. Sa susunod po,